Katatapos lang ng isang programa sa radyo na araw-araw umiere sa isang rehiyon at sa mga kalapit nitong mga lalawigan. Programa ito ng isang kilalang matapang at may paninindigang komentarista, umambabatikos na binansagang Manong Ed. Palabas na noon ng kanyang broadcasting room si Eduardo nang nilapitan siya ng isang babae. Manong Ed, paalis ka na ba? Humahangos na tinig ng babae. Tapos na ang aking programa, Alice. Balak ko na sanang dumiretso na pauwi ng bahay. Tugon niya sa babae. May nakarating sa aming masamang balita, Manong Ed. May pangambang tinig ng babae. Anong masamang balita? Naguguluhang tanong ni Eduardo. Isinugod daw pa sa pagamutan ng asawa niyo, Manong Ed. Pero hindi ko pa po alam ang totoong dahilan. Saad ng babae. Sa kanyang narinig ay kaagad na tinungo ni Eduardo ang kanyang sasakyan. Mabilis niyang tinungo ang ospital na hindi naman kalayuan sa radio station na pinagtatrabahuhan niya. Pagdating niya sa pagamutan ay kaagad siyang nagtanong sa information desk. Pagdating niya sa silid kung nasaan ang kanyang asawa ay ang eksaktong paglabas naman ng isang doktor. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Tanong ng doktor. Ako nga po, Dok. Ano po bang nangyari sa asawa ko? Kamusta na po ang kalagayan niya? Nag-aalalang tinig ni Eduardo. Bigla na lang daw siyang nahilo at tumumba habang namimili sa grocery. Pero wala kang dapat na ipangamba. Ang dapat pa nga ay matuwa ka. Nakangiting wika ng doktor. Bakit po, Dok? Ano po ba ang dapat kong ikatuwa? Naguguluhan ng tanong ni Eduardo. Alam kong matagal na panahon na itong ipinaggait sa inyo. Pero kusa talagang dumarating ang swerte. Kahit di mo asahan. Ginoong Eduardo de Jesus, binabati kita. Isa ka ng ama. Saad ng doktor. Agad na napawi ang lahat ng kaba sa dibdib ni Eduardo. Halos mapiga na niya ang kamay ng doktor habang paulit-ulit siyang nagpapasalamat. Nasa 41 na kasi ang edad niya at nasa 39 naman na ang kanyang may bahay. Sa 15 taon ng kanilang pagsasama at paghahangad na mabiyayaan ng supling ay pinanghinaan na ang kanilang loob. Pero ngayon ay nangyari na ang isang himala para sa kanila. Matamis ang kanyang ngiti nang buksan na niya ang silid upang makita na niya ang kanyang asawa. Pagpasok niya ay sinalubong siya ng isang masaya at maluhaluhang anyo ng kanyang may bahay. Ed, nangyari na ang matagal nating inaasam. Narito na siya, ang anghel na bubuo sa ating pamilya. Masayang tinig ng nakahigang babae. Siya nga, Mariana. Sa wakas ay dininig din ng langit ang ating mga dasal. Saad ni Eduardo bago humalik sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang buwan. Nasa biyahe ngayon ng mag-asawa patungo sa isang kumbento at bahay ampunan. Ang lugar na madalas nilang pinupuntahan upang makapiling ang mga batang pumupuno sa nadarama nilang kakulangan noon sa kanilang pagsasama. Balak din nilang sorpresahin ang isang madre sa ampunang yon na naging malapit na nilang kaibigan. Matagal na rin pinaplano noon ng mag-asawa na mag-ampun na lang ng bata. Pero mas determinado pa rin silang makabuo mula sa sarili nilang dugo at laman. Tiyak na labis itong ikatutuwa ni Mother Helen kapag nalaman na niya ang ating masayang ibabalita. Nakangiting wika ni Mariana habang hinahagod ang umbok sa kanyang tiyan. Hindi lang si Mother Helen ang labis na matutuwa, Mariana. Tiyak na ganun din ang mga bata. Sambit naman ni Eduardo. Masayang mukha ng mga bata ang sumalubong sa kanilang pagdating. Pero ang pinakanatuwa sa lahat ay ang madre na naging mabuti na nilang kaibigan. Ilang buwan na? Bulalas ni Mother Helen habang papalapit sa mag-asawa.
Maglilimang buwan na po, Mother Helen. Nakangiting wika ni Mariana. Labis akong natutuwa para sa inyo. Sa matagal na panahon ng inyong paghihintay, ay hayan na, nagbunga na ang matyaganyong pagdarasal at paghingi ng himala. Saad ni Mother Helen. Pumasok na silang lahat at naipamahagi na rin ng mag-asawa ang mga dala nilang mga laruan at pagkain sa mga bata. Matagal na nilang ginagawa ang ganito dahil ito na rin ang nagbibigay ng saya noon sa kanilang pagsasama. Habang sila ay nagkakasiyahan kasama ang mga bata at iba pang mga madre, ay may dumating pang isang panauhin. Pagkatanaw pa lamang ni Mother Helen sa dumating na sasakyan, ay kilala na niya kung sino ang dumating. Mga bata, may isa pa tayong bisita. Narito na naman si Mr. Ramirez. Masayang wika ng madre. Lalo pang naging masaya ang anyo ng mga bata at naglulundagan pa ang karamihan sa labis na tuwa. Mr. Ramirez po, Mother. Sino po ba ang taong yun? Usisa ni Eduardo na nakasunod ng tingin sa mga batang nagtatakbuhan na upang salubungin ang dumating na panauhin. Makikilala niyo siya mamaya. Gaya niyo, ay isa rin siyang napakabuting tao. Malapit din ang loob niya sa mga bata. Kung magbigay siya ng donasyon na salapi ay sobra-sobra. Bukod pa sa mga laruan at pagkain na ipinamamahagi niya sa mga bata. Tugon ni Mother Helen. Tinatanaw lang ng mag-asawa mula sa loob ang pakikipag-usap ni Mother Helen sa dumating na panauhin. Sa paningin nila ay may ibang lahi ang matangkad na lalaking yon. Bagamat puro at matingkad na itim ang buhok nito, ay iba naman ang hugis ng kanyang muka. May napakatangos na ilong at maputi din ang makinis nitong balat. Maya-maya pa ay nakita nilang magkasabay na lumingon sa kinalalagyan nila si Mother Helen at yung lalaki na tinatawag nilang Ginoong Ramirez. Pumasok na si Mother Helen kasunod ng lalaki. Naiwan lang ang lahat ng mga bata na masayang naglalaro sa labas. Sila nga pala yung mabubuting mag-asawa na ikinikwento ko, sina Eduardo at Mariana. Pagpapakilala ni Mother Helen sa kanila. Napangiti lang ang mag-asawa at unang naglahad ng palad si Eduardo upang makipagkamay. Hindi nila alam ang kanilang unang sasabihin, kung dapat bang magtagalog na lang sila o batiin ang mistisong lalaki sa wikang Banyaga. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako nga pala si Ramiro Ramirez. Wika ng matangkad na lalaki habang nakikipagkamay kay Eduardo. Ganon din po kami, Ginoong Ramirez. Sambit naman ni Mariana bago niya kamayan ang dumating na bisita. Malapit lamang sa bayan na ito ang tirahan nitong si Ginoong Ramirez. Kaya naman naging madalas na siya dito sa ampunan. Saad ni Mother Helen. Nagkwentuhan pa silang apat at madali naman silang nagkapalagayan ng loob. Naikwento pa ni Mother Helen at ng mag-asawa ang tungkol sa matagal nilang paghihintay sa pagdating ng isang supling sa kanilang buhay. Kapansin-pansin naman ang lungkot sa mga mata ni Ginoong Ramirez sa tuwing mababanggit ang tungkol sa pagkakaroon ng anak at isang buong pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas. Sige po, Mother Helen. Ako po ay hindi na magtatagal dito. Marami pa po akong kailangang asikasuhin sa negosyo. Paalam ni Ginoong Ramirez. Masaya ring na maalam ang Ginoo sa mag-asawa bago ito umalis. Mother, matagal na bang naninirahan dito sa ating probinsya si Ginoong Ramirez? Usisa ni Mariana. Kailan lamang daw noong lumipat siya ng bahay? Galing pa daw siya sa kabilang lalawigan kung saan nakatira noon ang kanyang pamilya. Tugon ng madre. Pamilya? Nasaan na daw po ang pamilya niya, Mother? Napupuna ko lang po kanina na parang napakalungkot niya, lalo na kapag tungkol na sa anak at pamilya ang usapan. Saad pa ng ginang. Nag-iisa na ba siya sa buhay, Mother? Iniwan ba siya ng kanyang pamilya? Tanong naman ni Eduardo. Hindi siya gaanong palakibong tao at hindi rin naman palakwento sa iba, lalo na kung tungkol sa buhay niya.
Pero nabanggit niya noon sa akin na nasawi raw sa malagim na trahedya si Elena. Yun ang ngalan ng kanyang asawa. Salaysay ni Mother Helen. May naging asawa po pala siya. Nagkaroon po ba sila ng anak? Usisa pa ni Mariana. Iyon nga ang dahilan kung bakit daw siya palipat-lipat at walang hinto sa paghahanap. Nakaligtas daw sa trahedya ang kanilang sanggol noon. Pero nakuha daw ito ng ibang tao. Kaya naman magpasa hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya. 2 taon na rin daw ang nakakaraan mula noon. Kuwento pa ng madre. Nakadama ng lungkot at awa ang mag-asawa para sa isang ama na nawalay sa kanyang anak. Ilang oras pa silang nagtagal sa ampunan at sa piling ng mga batang labis nilang kinagigiliwan. Hanggang sa nagpasya na silang magpaalam, ngunit na nga kung babalik muli sa ibang pagkakataon. Habang binabaybay nila ang daan pa uwi, ay may nadaanan silang isang di kanais-nais na eksena. Isang sasakyan ang nakahinto sa gilid ng daan. Wasak na ang mga salamin at ng mga bintana nito. Tagtad ng tama ng bala ang sasakyan at naggalat ang bakas ng dugo sa buong paligid nito. Sa gilid ng daan ay may mga bangkay na natatakpan na ng mga puting tela. Nakapalibot na ang mga pulis at mga paramedics. Dagsa din ng mga motoristang sadyang napapahinto upang makiusyoso. Diretso lang sa pagmamaneho si Eduardo. Bahagya niyang binagalan ng kanilang kotse upang makita ng saglit ang mga nangyayari. Alam niyang ayaw ng kanyang may bahay ang mga ganitong eksena. Kaya nais man niyang huminto at bumaba ay hindi na niya ginawa. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon, Ed. Ano kayang malaking pagkakamali ng mga taong yun? Bakit ginawa yun sa kanila? Saad nang nahihintakutang si Mariana. Iyak na may kaugnayan na naman yan sa politika. Malayo pa ang halalan. Nagpapatayan na ang mga ganid sa kapangyarihan. Naiiling na wika naman ni Eduardo. Muli nang binilisan ni Eduardo ang pagpapatakbo. Ayaw na kasi niyang masyadong mabagabag si Mariana. Lalo na't nagdadalang tao pa ang kanyang asawa. Nang makauwi sila, ay nadaanan nila ang kumpulan ng mga tao sa harapan ng bahay ng isa nilang kapitbahay. Kanya-kanya ng kuro-kuro ang bawat tao. Kanya-kanya din sila ng opinyon at mga teorya. "Aling nena, ano po ba ang meron?" Usisa ni Eduardo sa isang ali nang maihinto na niya ang sasakyan sa tapat ng mga tao. "Nako, Ed, balitang balita sa telebisyon yung pagpatay sa buong pamilya ni Karding Kalampag kanina lamang. At malapit lang yung pinangyarihan dito sa atin." Saad ng isang ali. "Karding Kalampag? Yun hong komentarista sa radyo?" Tanong na pagkabigla ni Mariana. "Siya nga. At alam nyo ba ang usap-usapan? Si gobernador daw ang utak sa pagpatay." Halos pabulong na sambit pa ng ali. "Ed, hindi ba't sa kabilang istasyon umiere ang programa ni Karding Kalampag? Sa radio station kung saan ka nag-umpisa?" Saad ni Mariana. Oo, dun nga. Kilala ko si Karding. Matagal din kaming nagkasama noon sa pagbabalita." Tugon ni Eduardo na tila ng lambot sa pagkabigla. Nakausap pa kasi ni Eduardo si Karding noong isang linggo lamang. At tungkol sa mga katiwalian sa gobyerno ang kanilang paksa. Kilala si Karding Kalampag na kritiko ng isang gobernador na pinaniniwalaang dinadaan ang lahat sa dahas upang manalo sa pwesto. Isiniwalat din noon ni Karding ang isang mabigat na paratang sa gobernador na sangkot daw ang opisyal sa pagpapalaganap ng illegal na droga at sa kung ano-ano pang mabibigat na mga krimen. "Ed, kung totoo nga ang usapan, hindi ka ba nangangamba? Minsan mo na rin binatikos ang ating gobernador. Baka..." Hindi na natapos pa ni Mariana ang kanyang sasabihin nang putulin na ito ni Eduardo. "Hindi, Mariana. Kung iniisip mong matatakot ako, kung inaakala nila na mananahimik lang ako, ay nagkakamali sila.
Hindi ako kailanman matatakot na isiwalat ang katotohanan. Ito ang aking tungkulin at layunin. Alam kong iniisip mong baka ako na ang sumunod na tambangan. Pero hindi ako maaaring magpadaig sa takot. Hindi ako maaaring manahimik. Lalo na ngayon. Matigas na wika ni Eduardo. Lumipas ang mga araw na nakasubaybay lamang si Eduardo sa pag-usad ng imbestigasyon, kaugnay sa pag-ambush sa pamilya ni Carding. Pero tila malabo na, na may managot o maituro man lang na sospek sa krimen. Kaya sa bawat pag-ere ng kanyang programa sa radyo, ay lagi niyang inuungkat ang tungkol sa kaso, kung sino-sino ang mga taong maaaring sangkot, o kung sino ang may mabigat na motibo. At walang takot din niyang binabanggit ng hayagan. Hanggang sa tila napapaso na sa kanyang maaanghang na mga salita ang taong pinatatamaan niya. Kasalukuyang ini-interview ngayon ng gobernador na isinasangkot sa pagpatay sa pamilya ni Carding Calampag. Ngunit hindi tungkol sa kaso ang paksa, kundi sa mga nakaabang na mga proyekto umano ng gobernador at sa mga proyektong natapos na sa ilalim ng kanyang liderato. Gayunpaman ay hindi pa rin nagawang makapagpigil ng ilan sa mga reporter na mabanggit ang tungkol sa pagpatay ng isang radio commentator. Sa dami ng mga salitang nasabi ng opisyal ay sa punto pa lamang na ito itinuon ni Eduardo ang buo niyang atensyon sa pinapanood niyang programa sa TV. May nais lamang po kaming idagdag na katanungan, Governor Escobar. Wika ng isang babaeng reporter. Yes. Go ahead. Nakangiting tugon ng opisyal. Sir, ano po ba ang reaksyon nyo sa pagkakadawit ng inyong pangalan tungkol sa pagpatay kay Carding Calampag at sa buo niyang pamilya? Usisa ng babae. Noon ay mabilis na nabura ang ngiti sa labi ni Escobar. Matagal itong nakatingin lamang ng tuwid sa kamera. Tila ba nakikipagtitigan naman si Eduardo sa opisyal na nasa telebisyon? Para bang sa kanya nakatingin ng mariin ng gobernador? At kung ano man ang mga bagay na sasabihin nito ay para lamang sa pandinig niya. Tumawa ng malakas ang gobernador matapos ang matagal nitong pagtulala. Nonsense! Alam naman ng mga tao na black propaganda lamang ang lahat ng mga pambabatikos at mga krimen na ibinibintang nila sa akin. Kaya natatawa na lang ako. Tugon ni Escobar sa mga reporter. Matapos na sabihin ng opisyal ang mga huli niyang salita, ay nagpaalam na ito at tinapos na niya ang kanyang interview. Nagtangis ang mga bagang ni Eduardo sa kanyang napanood at narinig. Sadyang napakalabo nga namang mapabagsak ang isang tao na may mabigat na pangalan at may mataas na posisyon sa gobyerno. Pero hustisya ang sigaw ng loob niya para sa kanyang kabaro. Para sa kanya ay masasayang lamang ang buhay ni Carding kung magpapatuloy ang kawalangyaan ni Gobernador Escobar. Ed, mainit na tayo sa mga mata ni Gob Escobar. Alam mo ang lakas at impluensya ng taong yun. Hindi ko pinapakialaman ang pambabatikos mo sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pero nais kong sabihin at ipakiusap sa'yo na lubayan mo na ang tungkol sa kaso ni Carding. Wika ng nakatataas kay Eduardo sa kanilang istasyon. Boss, padadala na lang ba tayo sa takot? Tungkulin natin na ipahayag sa mga tao ang totoo. Trabaho ko na batikusin ang mga tiwali. Hindi nyo ako maaaring alisan ng boses. Saad ni Eduardo. Alam ko kung gaano ka kadedikado sa iyong profesyon, Ed. Inalala ko lang ang magiging kalagayan mo sa mga susunod na araw. Isipin mo ang asawa mo, ang magiging anak mo. Ed, kung wala akong ibang iniintindi kundi ang paglago ng ating programa at istasyon, ay uudyukan pa kitang dikdikin mo ang pangalan ni Escobar. Pero nangangamba ako para sa'yo. Mabuti kang tao at kasama, Ed. Kaya kung mahalaga pa sa'yo ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo, itigilan mo na ang pagbanggit sa pangalang Julio Escobar sa iyong programa. Pagsamo ng kanyang boss. Hindi na umimik si Eduardo at lumabas na lamang ng tanggapan ng kanyang boss. Habang nakaupo siya sa loob ng broadcasting room, ay malalim niyang pinag-iisipan ang lahat.
Tama nga ba na manahimik na lang siya laban kay Escobar? Tama ba na baliwalain na niya ang mga kasamahan na lantaran ng nanggaganap sa kanilang lugar? Nilingon niya ang larawan nilang mag-asawa na nakalagay sa kanyang mesa. Kung sarili lang niya ang kanyang iniisip, ay wala siyang ibang pakikinggan kundi ang sigaw ng kanyang damdamin na naghahangad ng hustisya para sa lahat ng mga nananahimik at natatakot na mga biktima. Sa huli ay napagtanto niyang may hangganan din ang maging tapang niya. Ngayon pa lamang siya nakadama ng takot, lalo na nang magbalik sa diwa niya ang anyo ni Escobar nang mapanood niya ito sa telebisyon. Umiring muli ang sikat na programa ni Eduardo sa radyo. Pero tulad ng payo sa kanya ng kanyang boss, ay iniwasan na niyang mabanggit pa ang pangalan ni Gobernador Escobar hanggang sa natapos na ang kanyang programa. Pero kahit tapos na ang isa't kalahating oras ng kanyang programa, ay tila may kulang pa. Hindi na buo ang kanyang kredibilidad sa bawat salitang binitawan niya. Tila bumaba na rin ang tingin niya sa kanyang pagkatao. Pero sa palagay niya, ay mas mainam na nga ang ganito kaysa mapahamak siya at ang kanyang pamilya. Pagka-uwi niya sa kanilang tahanan, ay isang mahigpit na yakap ang isinalubong ni Mariana sa kanya. Ninamnam niya ang init ng yakap na yon at palihim siyang lumuha sa balikat ng kanyang asawa. Dama niya ngayon ang sakit ng pagkadurog ng kanyang prinsipyo. Wala na si Manong Ed na tinitingala at hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang walang kinikilingang tabang. Lumipas pa ang mga buwan. Abala sa paglilinis ng kanilang bakuran si Eduardo. Siya na halos ang gumagawa ng gawaing bahay dahil malaki na ang tiyan ng kanyang asawa at malapit na rin ang kabuanan nito. Habang nagsisiga siya ng mga tuyong dahon sa kanilang likod bahay, ay may natanaw siyang limang figura ng tao na naroon sa may kakahuyan. Tila ba naroon ng mga taong yon upang manmana ng kanilang tahanan? Nakadama ng kaba si Eduardo, pero naisip din niyang baka naroon lang ang mga taong yon dahil sa ibang kadahilanan. Matagal pa niyang pinagmasda ng dakong yon, pero lalo lamang siyang nabagabag. Wala kasi ni kaunting pagkilos ang limang tao sa kakahuyang yon. Ngayon lang ba niya napuna? Kailan pa kaya nagsimula ang mga taong yon sa pagmanman sa kanila? Ano kaya ang intensyon ng mga taong yon? Mga katanungang gumugulo sa isipan ngayon ni Eduardo. Saka lamang pumasok ng bahay si Eduardo nang makita niyang isa-isa nang nag-alisa ng mga taong yon sa may kakahuyan. Kinabukasan, binulabog ng isang masama at nakakatakot na kaganapan ng kanilang baryo. May dalawang bagong silang na mga sanggol daw ang tinangay ng di mawaring mga nilalang. Haka-haka ngayon ng mga tao na aswang ang mga nilalang na yon. May nagsasabi naman na maaaring mga itim na engkanto yon. Winasak daw ng mga nilalang na yon ang kahoy at pawid na dingding ng dalawang tahanan na sinalakay nila at pirsahan nilang kinuha ang mga sanggol. Isang ginang pa ang nasawi nang tinangkapan itong agawin ng kanyang anak sa kamay ng halimaw. Ano bang nangyayari sa ating lugar ngayon, Ed? Bigla naman yata tayong napasok ng mga kung anong nilalang. Nakakaawa ang mga sanggol na yon. Nakakakilabot isipin ang mga bagay na maari nilang sapitin. Saad ng isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Eduardo habang nakamasid sila sa mga nagluluksang kaanak ng mga biktima. Hindi natin alam kung naiibang mga nilalang nga ang may kagagawan nito, Mang Ambo. Maaaring mga tao lang din ang mga yon na nagbabalat kayo. Tugon ni Eduardo. Kung mga tao nga ang mga yon, Ed, ano naman ang motibo nila sa pagkuha ng mga sanggol? Hindi naman anak mayaman ang mga batang dinukot nila. Usisa pa ng matandang lalaki. Wala nang naitugon pa si Eduardo. Napapaisip siya ngayon ng malalim. Puntirya ba ng tao o mga nilalang na yon ang mga bagong silang na mga sanggol? Nangangamba siya ngayon na baka matulad din ang magiging anak niya sa sinapit ng dalawang bata. Nakalapag ang dalawang sanggol sa isang mahabang mesa
Walang tigil sa pag-iyak ang mga ito. Isang lalaki na nakabalabal ng itim na tela ang naglalakad papalapit sa may mesa. Tangan ng lalaking ito ang isang patalim at isang itim na libro. "Ito lang ba ang mga batang isinilang sa araw na ito sa lugar na yon?" tanong ng lalaki sa lima pang tao na naroon. "Opo, pinuno. Pero may dalawa pang nalalapit na ring maisilang anumang araw sa buwan na ito." Tugon ng isa sa limang lalaki. "Kung ganun ay simulan na natin ang seremonya. Aalamin natin kung isa sa dalawang sanggol na ito ang batang nakasaad sa propesiya. Ang batang magtataglay ng naiibang lakas at kapangyarihan na magiging banta sa ating lahat." Saad ng lalaki habang binubuklat nito ang itim na libro. Hinawakan ng lalaki ang patalim gamit ang kanyang dalawang kamay. Iniangat niya ang matalas na patalim habang binabasa niya ang isang orasyon o panalangin sa isang pahina ng libro. "Panginoon, tanggapin mo ang aking alay. Isa sa dalawang batang ito ang maaaring nagtataglay ng kapangyarihan na magiging lakas mo." Mga huling salita ng lalaki bago niya itarak sa dibdib ng isang sanggol ang hawak niyang patalim. Pero walang anumang nangyari. Wala silang nadama na kung ano. Muli niyang iniangat ang patalim at ang pangalawang bata naman ang sinaksak niya sa dibdib. Ngunit wala ding nangyari. Ibig sabihin ay wala sa dalawang sanggol na ito ang batang nakasaad sa kanilang propesiya. Ilang araw ang lumipas at may isa na namang bagong silang na sanggol ang dinukot ng mga naiibang nilalang. Sa pagkakataong ito ay maraming mga tao na ang nakakita mismo sa limang nilalang na yon. Habang pirasahan nilang winawasak ang isang bahay at pinagpapaslang ang bawat tao na nagtangkang pigilan sila. Noon din ay mas lalo pang pinagtibay ni Eduardo ang mga rehas at kandado ng kanilang mga pintuan at bintana. Pinataasan na rin niya ang rehas ng kanilang bakod at naglagay pa siya ng mga ilaw sa bawat sulok ng kanilang bakuran. Bumili na rin siya ng baril at umupa ng ilang tanod na makakasama niyang magbantay sa kanilang tahanan. Ilang araw na lamang ang kanilang hinihintay at lalabas na ang kanilang anak. Isang gabi ay binulabog si Ed ng mga sigaw. Sigaw yon ng tatlong mga tanod na nakabantay sa kanila. Sa mga sandaling yon ay nasa kanilang silid si Eduardo at binabantayan ng nahihimbing niyang asawa. Mabilis niyang kinuha ang nakatago niyang baril at lumabas na siya ng bahay. Pagdating niya sa kanilang Teresa ay nadatnan niya ang hindi mapakaling mga tanod. Palinga-linga ang mga ito at kung saang-saang dako ibinabaling ang kanilang mga pailaw. "Bakit? Ano bang nangyari?" tanong ni Eduardo sa tatlong lalaki. "Manong Ed, may nakita kaming mga lalaki kanina. Kakaiba ang mga mata nila. Palagi namin ay hindi sila mga tao." Wika ng isa sa tatlong tanod. May dumating pang-anim na mga kalalakihan. Sila ang mga tanod na naatasang magronda sa buong baryo tuwing gabi. "Nakita niyo ba yung mga lalaki?" tanong ng tanod na kasama ni Eduardo. Nagtinginan lamang ang anim na tanod at tila tinatanong din sa isa't isa ang katanungan na nais matugunan ng lahat. "Kanina pa kami nag-iikot, pero wala pa naman kaming nakikita o nakakasalubong ng mga kahinahinalang mga tao." Tugon ng isa sa anim na tanod. Nakiramdam pa ang lahat sa buong paligid. Nang matiyak ni Eduardo na walang kung sino man na umaaligid, ay pumasok na siyang muli sa kanilang silid. Ganun na lamang ang pagkabigla niya nang makita niya ng malinaw ang isang nilalang na nakakapit sa mga rehas ng kanilang bintana na may malinaw na salamin. Dilat na dilat ang nilalang na ito at mariing nakatuon ng tingin sa nahihimbing niyang asawa. Agad na iumang ni Eduardo ang kanyang baril sa nilalang at nang mapalingon sa kanya ang halimaw ay kaagad itong lumundag palayo at mabilis na naglaho. Noon ay nakumpirma na mismo ni Eduardo. Hindi nga mga tao ang sumasalakay sa mga kabahayan at nandudukot sa mga sanggol. Hindi na siya maaaring maging kampante pa. Kung dati ay nagagawa pa niyang umidlip ng ilang oras, ngayon
ay magdamag na siyang dilat at mayat mayang nag-iikot sa kanilang bakuran. Hanggang sa sumapit na ang araw ng pagsilang ng kanilang anak. Hapon na nang makarating ang midwife na tinawagan niya. Pero ilang oras pa naglabor si Mariana bago sinimulan ng midwife ang pagpapaanak. Laking ginhawa ni Eduardo nang maisilang na ni Mariana ang isang malusog at napakagandang batang babae na kaagad nilang pinangalan ng Maria. Sa pagsilang ng kanilang anak ay mas lalo pang pinagbuti ni Eduardo ang pagbabantay niya. Araw man o gabi, may kasama pa rin siyang mga tanod na binilhan na rin niya ng kani-kanilang mga armas. Hanggang dumating na naman ang gabi ng isang pagsalakay, pinapasok ni Eduardo ang mga tanod nang may makita sila ng mga naiibang nilalang na umaaligid. Malalakas ang kalampag sa mga pintuan at dinig nila ang pagbasag sa mga salamin ng bintana. Hinarangan nila ang mga pinto ng anumang mga bagay na mabibigat. Talagang desperado na ang mga halimaw na makuha si Maria. Pero sa tatag ng mga bakal na rehas at sa kapal ng mga pintuan ay di magawang makapasok ng mga ito. Hanggang sa makarinig na sila ng mga paparating na mga pulis, itinawag ni Eduardo sa mga ito ang kanilang kalagayan. Ngunit sa layo ng kanilang baryo mula sa sentro ng bayan ay natagalan pa na makarating ang mga ito. Sa pagdating ng mga armadong pulis ay doon pa lamang nahinto ang mga pagkalampag at pagtapak na mabibigat ng mga paa sa kanilang bubungan. Pagsapit ng umaga ay nilibot ni Eduardo ang buo nilang bahay at bakuran. Kita niya ang malaking pinsala na idinulot ng pagsalakay ng mga nilalang. May ilang mga marka pa ng kalmot at tuklap sa kanilang bubong. Puno din ng mga kalmot ang kanilang harapan at likurang pintuan. "Ed, ano kaya kung lumipat na tayo ng bahay? Malalayo ang mga kapitbahay natin dito at napakalayo din ng ating baryo para marating kaagad ng mga pulis." Saad ni Mariana. "Hindi, Mariana. Mas kampante ako sa tatag ng bahay na ito. May mga kasama naman tayo palagi. Bukod doon ay nagsabi na si Hepe na magtatalaga pa siya ng ilan niyang mga tao para magbantay. Huwag kang mag-alala, Mariana. Hinding-hindi nila makukuha ang ating anak. Magkakamatayan muna kami." Sambit ni Eduardo bago yumakap at humalik sa noo ng nahihintakutan niyang asawa. Dumating ang araw ng Linggo. Nagtungo ang mag-anak sa bayan para sa check-up ng kanilang anak at upang makapagsimba na rin sila. Napakasaya ng kanilang pakiramdam. Buong-buo na ang kanilang pinapangarap na pamilya. "Ilang araw na lang, Ed. Babalik ka na sa trabaho mo." Saad ni Mariana habang bumabiyahe na sila pa uwi. "Kailangan kong ipagpatuloy ang tungkulin ko, Mariana. Kapag nagsimula na akong muli, kukuha na tayo ng makakasama mo sa bahay. Maaga naman akong uuwi kadahapon." Tugon naman ni Eduardo habang nagmamaneho. Bibihira ang nagdadaang mga sasakyan sa daang binabaybay nila. Walang mga kabahayan. Puro bukirin at mga matatayog na mga puno ang makikita sa magkabilang panig. "Ed, sino ang mga yon?" Gulat na wika ni Mariana nang matanaw nila sa di kalayuan ng limang tao na nasa gilid ng daan. Pawang nakaitim na balabal ang mga ito at nakatuon ng kanilang mga tingin sa pagdaan ng kanilang sasakyan. "Hawakan mong maigi si Maria. Bibilisan ko na ang pagpapatakbo." Atas ni Eduardo sa kanyang asawa. Nang makalampas na sila sa kinatatayuan ng limang tao, ay nilingon ni Eduardo ang side mirror. Kita niya na kumikilos na ang limang tao. Bagamat tumatakbo lamang ang mga yon, ay hindi naman magawang makalayo sa mga ito ang minamaneho niyang sasakyan. Hindi sila mga tao. Ito ang tiyak ni Eduardo sa kanyang sarili. Hindi naman gaanong kurbada ang daan, kaya mas binilisan pa niya ang patakbo. Nang muli niyang lingunin ang side mirror, ay wala na siyang makita na humahabol. "Ed, nasa itaas sila!" Sigaw ni Mariana na nakaturo sa matataas na puno sa gilid ng daan. Nagpapatalon-talon sa mga puno ang mga nilalang na yon. Mabilis na ang takbo ng kanilang sasakyan.
Ngunit sa palagay niya ay magagawa pa rin silang abutan ng mga ito hanggang sa may marinig silang magkasunod na kalabog sa ibabaw ng kanilang kotse. Nasa itaas na nila ang dalawa sa mga nilalang. Dinig nila ang pagkalmot ng mga ito sa bubungan ng sasakyan. Mariana, kumapit kang maigi! Wika ni Eduardo bago niya kabigi ng manabela pa kaliwa at bigla niyang ililiko pa kanan. Pero hindi niya magawang maihulog ang mga nilalang na nasa itaas. May tatlo pang nilalang ang mabilis na humarang sa daan at sinalubong ang mabilis nilang sasakyan. Pero hinding-hindi hihinto si Eduardo. Kailangan nilang makatakas sa bangungot na ito. Biglang may bumasag sa salamin ng kotse sa panig ni Eduardo. Pilit siyang iniabot ng isang kamay na may matatalas na mga kuko. Ganon din ang senaryong nangyayari sa panig ni Mariana. May isang kamay din ng halimaw na bumasag sa salamin at pilit sumasakal sa kanya. Nang malapit ng mabangga ni Eduardo ang tatlo pang halimaw, ay nagawa na siyang masakal ng isa. Nawala na siya sa kontrol at gumayawang na ang takbo ng kanilang sasakyan. Sa bilis ng takbo ng kotse ay umangat ang isang panig nito. Hanggang sa ilang ulit itong gumulong-gulong bago sumalpok sa isang concrete barrier na nasa gilid ng daan. Noon din ay binawian na ng buhay ang mag-asawa. Puno sila ng malalalim na mga sugat gawa ng nabasag na mga salamin. Bitak ang ulo ni Eduardo at nagkadurog-durog naman ang kalahati ng katawan ni Mariana. Muling nagsilapit ang mga halimaw sa nakayupi-yuping sasakyan upang makita ang lagay ng bata. Nagulat na lang ang mga ito nang makita nilang humihinga pa ang bata na nasa kandungan ng duguan niyang ina. Walang tinamong galos ang bata sa kanyang katawan maliban sa mga palad niyang minsanang natuhog sa isang matulis at umusling bakal. Nabutas ang magkabilang palad ng bata, ngunit himalang nabuhay pa ito sa kabila ng mga nangyari. Tuluyang winasak ng isa sa mga halimaw ang nayuping pinto ng sasakyan. At nang akma na nitong dadakmain ang bata, ay bigla itong umiyak. Kasabay sa malakas na pag-iyak ng bata, ay ang pagliwanag ng sugatan nitong mga kamay. Nasilaw ang mga halimaw sa liwanag na yon at tila binibiyak din ang kanilang mga ulo sa pag-iyak ng sanggol. Ilang sandali pa ay may liwanag na bumaba mula sa kalangitan. Lalo pang nasilaw ang mga nilalang at di na nila kinaya na manatili pa. Isa-isang nagpulasa ng mga ito at inabandona na ang kanilang misyon. Napalingon ang isang madre sa labas ng kanyang tanggapan. Nakakita siya ng isang liwanag na nagmumula sa itaas. Mabilis siyang napatayo at sumilip sa may bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na niya ang isang bisita na matagal nang hindi dumadalaw sa kanya. Patakbo siyang lumabas ng silid upang salubungin ang kanyang panauhin. Miguel, naparito kang muli. Nakangiting wika ni Mother Helen. Ang propesiya, Mother Helen, nangyari na. Dala ko ngayon ang itinakda. Nahuli ako nang dating. Wala nang buhay ang kanyang ama at ina nang makababa ako. Ang iyak ng batang ito ang tumawag sa akin. Saad ni Miguel bago niya hawiin ang tela na nakabalot sa sanggol. Namangha si Mother Helen sa kanyang nakita. Ito na ang sanggol na nakasaad sa propesiya. Ang batang nagtataglay ng lakas at kapangyarihang katatakutan ng mga kampon ng dilim. Kayo na po ang bahala sa kanya, Mother Helen. Sadya ko siyang inilayo sa lugar na sinilangan niya. Tiyak na patuloy pa rin siyang hahanapin ng ating mga kaaway. Alam kong magiging ligtas siya dito sa inyong pangangalaga. Saad ng Arkanghel bago nito iabot sa mga bisig ng madre ang sanggol. Magkahalong tuwa at awa ang nadarama ngayon ni Mother Helen. Sa murang gulang ng bata sa mga bisig niya ay dumanas na ito ng malagim na trahedya. Sariwa pa ang dumudugong mga butas sa magkabila nitong mga palad. Pero tila hindi ito alintana ng sanggol na mahimbing na sa pagtulog. Iiwan ko na si Maria sa inyo, Mother Helen. Alagaan niyo po siya at gabayan.
Malaki ang gagampan ng tungkulin ng batang yan sa hinaharap. Tulungan niyo siyang unawain ang ipinagkaloob sa kanyang kapangyarihan. At mas makakabuti po na huwag na ninyong ipaalam sa kanya ang malupit niyang nakaraan. Saad pa ng Arkanghel bago ito naglaho. Sa pagbaling ng tingin ni Mother Helen sa tangan niyang sanggol, ay napangiti siya at nangilid ang kanyang mga luha. Nakatitig na sa kanya ang sanggol na parabang kitang-kita na siya nito at waring kinikilala. Nakangiti rin ang sanggol at nakataas ang mga kamay nito na tila ba nais nitong haplusin ang kanyang muka. Nabura ang ngiti sa labi ng madre at napalitan ng pagkamangha. Kitang-kita niya kung paano unti-unting naghihilom ang mga butas sa magkabilang palad ni Maria.